the dog doing? So guys, ipakilala ko nga pala sa inyo si Arwana Grande at ito si Finding Noemi, ang ating bagong pet. Etong dalawa na to, na-content ko to nung isang araw sa TikTok at nag-trending na naman sila. Etong laruan na to, nabili ko na to sa DB Mart nung nakaraan. Ay, hindi ata, sa Well Home ata. Sa Well Home ko ata to nabili yan, mga tagwa 120 pesos na battery operated na parang isda kasi pag ano, gumagano-gano sila. Today, what's up sa inyo? Eto na. Subukan na natin yung automatic pellet gun natin dito. Titignan natin kung sino nga bang mas maganda. Kung yung automatic pellet gun natin o yung automatic na nerf gun natin na nabili noong nakaraan. Kaya, let's go. Samahan nyo ako. Mabilisan lang to. Una tayong nagkaroon ng automatic na nerf gun. Tapos, na-discover natin yung pellet gun na automatic din. Guys, may bagong ano nga pala tayo dito. Settings tayo dito. Hanggat maaari, naka-zoom yung ano natin. Yeah, kunwari ganyan. Naka-zoom. Pinapayagan naman tayo ni YouTube mag-video tungkol sa mga pellet gun. Ang kaso nga lang, hindi na mo-monetize yung video natin pag talagang mga baril yung ipinapakita natin. So, gagawin ko na lang ng paraan hanggat maaari. Yan, nakikita nyo naman, di ba guys? Laruan lang naman to, pero talagang medyo mahigpit si YouTube pagdating sa mga toy gun. Hindi sila nag-monetize basta-basta ng video pag may toy gun sa video mo. Madalas, demonetize na yung mga video natin na may toy gun. Kung mapapansin nyo, camouflage din yan. Tapos, may kasamang scope, which is itong scope na to, ito yung storage ng mga BB pellets. Dito nilalagay. At sabi nga pala sa akin nung tindera nung nakaraan, pwede rin pala itong balahan ng gel pellets o yung ano, may tawag sila doon, yung Orbeez. Yan, yung Orbeez, pwede rin pala itong balahan. Kaso nga lang wala pa ako ng Orbeez. Sa susunod, susubukan natin pag nakabili ako ng Orbeez. Pero ito yung battery niyan, yung mukha lang siyang magazine. Tapos ito pa, yan, may charger na kasama. Yan, dito kinakabit yung battery niyan sa likod. Nga pala guys, may ano din pala to, may lock nga pala sa may gilid. Pag hindi mo siya gagamitin, pwede mo siyang i-off. Yan. Pag ginanyan mo yan, wala. Pero pag, syempre, gagamitin mo na, yan, pwede na natin siya gagamit. Kung naririnig nyo, yan yung palo niyan. Ang daming nagtatanong kung malakas ba to. Kung katulad ba ng airsoft. Hindi to katulad ng airsoft. Ang airsoft kasi talagang malakas yun. Pag tumama sa'yo yun, talagang magpapantal ka. Pero eto, hindi guys. Sakto lang yung lakas nito. Mahapde, pero sakto lang yung lakas niya. Hindi siya kasing lakas ng airsoft. Alam niyo naman yung airsoft, mahal yun. Lumaabot ng libo-libo yun. Mga 5,000, ganun, 10,000. Pero yung ito, mabibili nyo lang to ng ano, siguro wala pang 1K. Buksan ko na rin tong nerf gun natin na automatic. Nakita nyo na to eh. Sa mga hindi pa nakakapanood, ito nga pala yung nerf gun natin dito na automatic. Ang kinagandahan niyan, ang battery niya rechargeable yung nilagay ko, kaya hindi tayo magastos masyado sa battery. Katulad nito, yan, katulad nito, rechargeable din yan. Ito, rechargeable din. Ginagamit to, yan, para magamit natin yan. Ngayon lang din kasi ako nakahawak ng nerf gun na di battery. Kaya nung una talaga, para akong taong bundok, kung saan ba pipindutin, kung paano pa. Kasi ganyan ako ng ganyan, no. Hindi ko alam na kailangan palang isabay to. Sabay dito sa trigger. So guys, ito yung nerf natin dito na automatic. Ang bullet niya ni tatlong malalaki. Jumbo bullet. Pero may mas jumbo pa rito guys, yung mga nerf talaga na malalaki pa. Gusto ko rin ipakita sa inyo yung isa natin dito na handgun eh, pero sige, i-ano ko na lang din, i-zoom ko na lang din guys. Ito yung ano natin dito, yung pellet gun natin dito na isa. Yan, handle pa lang yan, astig na. Tignan nyo yung details nito dito sa may handle niya, parang kaliskis ng isda. Okay, sige, buksan natin. Ano nga pala to, ito yung Q7, yan, may Q7 na tayo. Tapos yung trigger niya, may design din, yan, may butas na tatlo. Dito naman sa may rear sight, yan, maganda yung design ng rear sight niya. Yan, naangat-angat yan, natataas, nabababa, natataas, nabababa. Tapos pag empty na yung ano natin, yung pellet gun natin, etong empty hanging na yan, yan, nag-ano yan, nagkukusa yan, kunwari ganyan. Pag wala na siyang bala guys, ganyan na, kusang naglalak yan. Dahil wala pa tayong pambili ng target shooting na bilog, yung mahal, yung tagwa 1-2, yung nakita natin doon sa tindahan ng mga
pellet gun. 1-2 eh. Pero maganda yung guys, purong bakal yun. Yung pabilog, tapos tatargetin natin, tapos kusang mahuhulog yung kulay puti na target. Ito muna yung gamitin natin hanggat wala tayong pambili na ganun. Dito muna tayo sa mga plastic cups. Ay, hindi pala plastic to, paper cup. Ayan. Nagatsaga muna tayo, tapos hanggat makabili tayo ng ganun. Yung kasi yung talagang legit na target pang target shooting guys eh, maganda, gusto ko rin yun eh. So mahal, 1-2. Sa susunod siguro pag may pera na tayo. Ang challenge natin ngayon sa dalawang unit ng gun natin dito, ng toy gun natin ay, oy, yan. Ang challenge natin, pabilisan yung dalawa sa pagpapatumba ng mga cups. Dapat una-una, hindi dapat sa ilalim agad. Dapat sa taas, pangalawa, pangatlo, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5. Hindi yung dito agad natin titirain sa ilalim. Syempre, bagsakan agad yan. Doon tayo sa taas mag-umpisa bumaril. Kahit may bumagsak man dito sa baba, at least doon tayo sa taas nag-umpisa bumaril. Yan. Tingnan natin kung sinong mas mabilis magpatumba ng plastic cups na yan. Let's go. Ay, pa mag-focus. Yeah. Okay, unahin natin tong pellet. So, let's go! Sa taas ah! 3, 2, 1! Timer starts now! May pa-timer pa ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ay, tumayo yung isa! Gah! Ito mahirap. Wait lang. So ayan, tignan nyo guys, boom, ang kalat, boy, tignan nyo guys, boom, ang kalat, puro bibis. So sige, yung nerf, guys, tignan nyo, may cup dito na ano, ayan, medyo butas, oh, hindi, butas talaga, ayan, kinamaan, So, ito naman. Dito naman na tayo sa nerf gun. Tignan natin na challenge to, guys. Kasi, anim lang yung bala niya. Siyempre, pupulit pa tayo. So, ito na. 3, 2, 1. Let's go. Ang bilis, ah. Mas mabilis yung nerf, guys. Mas mabilis. Oh, hey! So yan guys, nakita nyo naman, yan, panalo yung nerf gun natin. Itong nerf gun yung nauna kasi siguro malaki yung bullet niya eh. Kesa, hindi katulad dito sa BBs, yan, ang liit lang ng BBs. Pero ito, kahit anim lang yung bala niya, yan, kahit anim lang yung bala niya, malaki kasi. Pero pag tama pa lang nung una, dalawa na agad yung tumumba eh, no? Pero, mas maganda yung nerf gun guys, hindi naman. Pero nauna talaga yung nerf gun guys, kahit hindi na natin lagyan ng timer. Mas nauna yung nerf gun talaga kanina. So, okay, sige guys, hanggat dito na lang para sa video natin na to. At kung umabot ka man dito sa dulo ng video na to, maraming salamat sa'yo. At kung hindi ka pa G, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. At kung G ka na, i-click nyo lang yung notification bell button dyan sa may baba, oh, para updated ka pa sa mga susunod dating video. Gahit anong camera ko talaga tumututok. Talaga tinitignan mo yung ano, no, yung pintuan, no? Ewan ko, nagtataka na ako rito sa camera ko kung may buhay ba to. Tingnan nyo, tumutok siya doon sa may ano, sa may salamin. Tapos nakikita pa rin yung kalendaryo natin sa pinto. So okay, sige guys, let's go! Kita-kita sa next video. Meanwhile, happy birthday sa'yo! Happy para pabatay ah! Happy birthday sa'yo! Man, okay ka ba, man? Good. Ano yakin? 1,500 pesos through GCash. Itatato ang pangalan nyo sa katawan ni Armando. Kaya sa mga gusto magpan, itato ang pangalan nila hanggang mamatay si Armando, nandun yun. Yes po, totoo yan. Itatato sa parte ng katawan ni Armando yung pangalan nyo. Kapag nagpadala kayo ng 1,500 sa GCash,
na mapupunta sa unicef.org. Sa akin yan, wala yan. 208-6000. Yan po ko dito.